Hi guys, welcome to my YouTube channel. Guys, meron lang akong ibabahagi sa inyo na isang karanasan dahil sa trangkaso na nawala ng pang-amoy. Guys, kapag naranasan nyo ito guys, ganito lang ang kailangan yung gawin. Hindi nyo naman na kailangan pumunta kaagad kayo sa doktor para magpa-check up. Kapag natrangkaso ka at nawalan ka ng pang-amoy, ang gagawin mo lang ay kumuha ka ng kaserola, lagyan mo siya ng tubig at lagyan mo siya ng asin. Pagkatapos, pag kumurura siya, tubong ka ng talukbong ka ng kumot. Tapos yung kaserola, ipasok mo siya dun sa loob ng kumot at unti-unti mo buksan yung takip para mas malanghap mo yung singaw niya na mainit. Tapos yung yung usok niya habang binubuksan mo siya. Huwag mo siyang bibiglayin kasi talaga mainit siya. Basta iangat mo lang ng konting yung takip niya. Tapos langhapin mo yung singaw niya. Tsaka ibuka mo yung bibig mo para pumasok sa bibig mo yung init at masingot mo rin. Pagkatapos nun, hanggang sa mawala yung init niya, ilabas mo. Pag nawala na yung init, ilabas mo na siya. Pagkatapos, huwag kang basta lalabas sa kumot. Mamunas ka muna ng pawis mo doon sa loob ng kumot. Bawal lang mahanginan kasi nagpainit, kasi nagpasingaw ka ng init. Pagkatapos nun, dahon ng oregano. Kasi kapag ka, di ba may trangkaso tayo, mayroon tayong sipon, ubo, tapos lagnat. Sa ubo, magsapaw ka ng dahon ng oregano sa sinaing. Kapag ka nasingawan na siya, bigayin siya sa isang tasa or mangkok na tapasin mo siya doon, tapos bigaan mo siya ng kalamansi. Yun ang inumin mo para yun sa ubo mo. Ganun din ang luya, maglaga ka. Hugasan mo muna yung luya, tapos iwa-iwain mo. Tapos lagyan mo siya sa kaserola na may tubig. At doon mo siya pakuluan. Pagka pumulo na siya, nakatas na siya, palamigin mo siya. Tapos, samksalin ka sa tasa at tigaan mo rin siya ng kalamansi. Ito po aking naranasan, kaya gusto ko rin ibahagi sa inyo. Kaya kapag nakaranas ka ng ganyan, huwag kang basta pupunta sa hospital kasi COVID na yun. Yun na yung magiging resulta ng check-up mo, COVID. Pero kung nasa loob ka lang ng bahay, marami kang pwedeng gawin na ikaw mismo magagamot mo yung sarili mo. Kasi guys, ito guys, nawalan talaga ako ng pang-amoy guys. Yun lang yung ginawa ko. Nagsuob ako ng 2 times a day. Tapos yung oregano, luya at kalamansi. Yan lang yung mga ginamot ko. Tapos nag-iwa ko ng lemon. Nilagay ko siya sa tubig. Yun ang iniinom ko. Ginagawa ko siyang tubig. Sa ubo. Binabad ko siya sa tubig guys, yung hiniwaiwa ko na lemon. Kaya kayo guys, kapag nakaranas kayo ng ganyan, dahil usap po talaga ngayon ng antrangkaso, kapag nawalan kayo ng pang-amoy, yun po yung gawin mo. Huwag kayo matatakot. Basta isipin natin kapag hindi pa natin oras yan. Basta importante gawin natin na magamot natin yung sarili natin. Tayo basta matatakot. Samahan niya natin ang dasal dahil hindi naman niya tayo pababayaan. So guys, sana mayroon kayong natutunan sa ibinahagi ko ito sa inyo. Sana naman huwag niyo maranasan. Trangkaso talaga sa panahon na ito, nawawalan talaga ng pang-amoy. Yung iba nawawalan sila ng panglasa.
Ako total hindi naman ako nawala ng panglasa. Pang-amoy lang. Kasi yung panglasa ko, ano siya, mapait. Wala, mawawalan ka ng ganang kumain. Kailangan mong pilitin yung sarili mong kumain. Kahit na mapait yung panglasa mo o wala kang panglasa, kailangan mong kumain. So guys, sana may natutunan kayo sa binahagi kong karanasan na ito sa inyo ngayon. At sana guys, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, subscribe naman and hit the bell button para update kayo sa mga susunod kong video na aking ina-upload. So guys, bye-bye. God bless everyone.